Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Ang pambansang halala ng Pilipinas ay nako, napakalapit na. Sabi nga nila, nandiyan na lang sa isang kanto. Ang ating mga tao ngayon ay hati-hati. Kasama na po dyan ang simbahan. Kaya nga ba't ano ba ang dapat gawin ng FEBC Philippines at ng kanyang mga stasyon ng radyo? Ang aming pong ginagawa ay makapagbigay ng impormasyon na siyang makatutulong sa ating mga kababayan upang bumoto ng may katalinuhan galing sa salita ng Diyos. Kasama rin po dyan na tayo ay dapat manalangin. Kaya nga po't samahan ninyo po ako ngayon sa araw na ito para sa mga bagay na maaari nating idulog sa panalangin para sa ating bayan at mga kababayan. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ito po ang The President's Report. Sabi po sa Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan tungkol sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya nating maunawaan ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga po't kasama po dyan ang pambansang halalan dito sa Pilipinas. Kaya't ito po ang ilang mga bagay na pwede po nating tandaan upang sa ating pananalangin ay pwede tayong mamagitan sa ating bayang Pilipinas. Unang-una po, ipanalangin natin ang maayos at matapat na eleksyon na ang mga karahasan ay mabawasan kung hindi mang talagang mawala sa ating bansa at ang mga proseso ay maging malinaw at angkop para hindi po nalilito ang ating mga kababayan. Pangalawa, ipanalangin po natin na ang bawat isang mamamayang Pilipino na maaaring bumoto ay uupo, mananalangin, at titignan bawat isa ang pangalan na kanilang iboboto at hindi na lang gagayahin kung sino man ang binoboto ng ibang tao. Maging personal po ito sa ating pagpili at pag-iisip. Pangatlo, ipanalangin po natin na ang kalooban ng Diyos ang siyang kikilos at ang siyang magsasabi sa ating balota, sa pamamagitan ng ating balota, kung sino ang mga mamumuno na talagang karapat-dapat para sa atin. Ang dalangin natin, ang kalooban ng Diyos para sa Pilipinas, ang siyang maghari sa ating eleksyon. Pang-apat, dapat po tayong humingi ng kapatawaran. Lahat po tayo. Dahil isinawalang bahala po natin ang mga gawain ng ating bayan. At pag nagkaroon ng pagkakamali, ay sinisisi po natin ang siyang mga taong ating ibinoto. Kaya tumingi po tayo ng kapatawaran sa ating sariling kapabayaan. At panglima, ipanalangin po natin ang proteksyon ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga mamamayan sa eleksyon na ito. Tandaan po natin, nandiyan pa rin po ang COVID-19. Nandiyan ang banta ng sakit. At tayo pa rin ay napapaloob sa pandemyang ito. Ang dalangin ko po ay itong mga maliliit na bagay na ito ay maisaalang-alang po natin at madagdagan nyo pa ng mga bagay habang kayo ay nananalangin para sa ating bayang Pilipinas. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa paalalang ito, galing sa The President's Report. Mag-ingat po kayo palagi, pagpalain po kayo ng Diyos, at bumoto ng may katarungan
karunungan. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website donatenow.febc.ph o mag-email sa info@febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.